Hello po mga kapatid. Kamusta na po kayo dyan? Ako po si kapatid na Lauro M. Eason. Ako po si kapatid na Josie Eason mula po kami sa lokal ng Banlat, distrito ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Ngayon po ay magluluto po kami ng tatlong putahe. Uunahin po namin ang appetizer. Ito po ay avocado pepino with shrimp. Narito po ang ating mga sangkap. 1 tablespoon of salt. So 300 grams of shrimp. 1 tablespoon of pepper, black pepper. Isang avocado po. Nakasison po kasi avocado. And then we have 1 tablespoon of sesame seeds. At ang isang piraso po ng pepino. At ang atin pong onion leeks. Pipirito po tayo ng shrimp. So, lagyan po natin siya ng olive oil. So, light lang po yung ating mantika. Light lang po yung ating apoy. So, lagyan na po natin ang ating shrimp. So, eto po siya. So, lalagyan ko po siya ng kaunting asin para po nun ay may kaunting lasa. Asin lang po. Konti lang po. At saka yung atin pong paminta para po mayroon siyang masarap na lasa. So, light brown lang po. Huwag po nating susunugin. Okay ka lang ba, Daddy? Okay naman. Istansya yung avocado, diba? Nutribya po ako sa avocado, mga kapatid. Ito pong avocado, napakasustansya po nito. Kasi po, ang vitamins and minerals to, may vitamin C, vitamin E, vitamin K. Yung K po, nakakatulong po sa dali ng dugo at sa ating, sa mga buto natin, napaganda po ng vitamin K. Kaya ako po nalalaman lahat ng mga nasabi ko tungkol sa mga avocado ay nag-aral po ako ng medtech. Siyempre po, lahat po mga, may mga scientific name. Ito po, ang scientific name po nito ay Persea Americana. Ito naman po, Cucumis sativus. Ito po, napakahalaga naman po nitong ano, itong pepino. Ito po, antiseptic po ito. Pero po itong compound ng pisetic. Pisetic po. Yung pisetic po ang pinaka-compound dito. Napakainam naman ni Daddy ah. Mukha bang studios ka nung nag-aaral ng biology? Kabisado mo yung mga benefits. Ilalagay ko po itong ating avocado sa atin pong plastic. Mas mainam po ay yung medyo siya durog, yung durog na durog siya sa atin para po mas madali natin siyang. So, resourceful po tayo. Ito po, pwede po ito sa ating mga supot or ice candy or sa ating. Make sure lang po malinis ah. So, i-design po natin ang ating avocado sa ibabaw po ng ating mga pepino. So, ito po. So, napaka-healthy pala, Daddy, nung in-prepare natin para sa ating mga anak. Ngayong panahon ng COVID-19. So, na-stuck tayo sa bahay, stay at home. So, lagi tayong nakakaisip ng mga dessert, ng mga main dish, ng appetizer para sa ating mga anak. So, dapat po ay lagi natin silang ipag-prepare nutritious food. Kaya hindi ko makalimutan si avocado, flowering plant yan, ang pangalan ko yan. Diba? Meron silang what? Scientific. Ang tawag talaga yung one-pack one yan sa flowering plant, Laurasea. Kaya ako, Lauro. Kaya, Laurasea.
Okay po. So, ito na po. Nilagyan natin siya ng avocado. Lagyan po natin ng sesame seeds. Make sure po malinis ang ating kamay. So, naghuhugas po tayo. Kumakanta na po tayo ng dalawang happy birthday. Ano, maganda din ang ano? Sesame seeds. Hindi, yung ano, yung pipino. Yung sa mga wrinkles. Ay, oo. Maganda yan kasi yan. Pag nagpupuyat. So, ilalagyan ko na po siya sa ibabaw ng atin pong shrimp. Oh. So, mainam din po ang shrimp kasi ito ay may iodine. Hindi po ba? Malakas ang iodine yan. Lahat ang namagdagat, may iodine yan. So, ang ating appetizer ay vegetable, roots, and then we have our shrimp. Masustansyang pagkain para sa ating mga anak. Mahalaga po talaga na laging masustansyang pagkain ang ating iluluto sa ating mga anak. So, pwede din po tayong magtanim sa ating bakura ng pipino. So, para kukuha na lang po tayo. Okay, so ayan po. At ito na po ang ating finished product. Pipino avocado with shrimp.